ang matsing at ang pagong. May kasabihan na ang matalik na magkaibigan ay mayroong magkatulad na gawi. Ngunit may isang pares na nakatira sa kagubatan ng Pilipinas na magkaiba. Alam naman ninyo na ang matsing ay nakakaakyat sa kung saan-saan, samantalang ang pagong ay mabagal at hugis bato. Kung kumilos ay paika-ika at hindi makaakyat ng kahit saan. Subalit, magkaibigan pa rin sila at sila ay magkapitbahay. Isang umaga, habang hindi pa tumitindi ang init ng katanghalian, inanyayahan ng matsing na si Kaag ang kanyang kaibigang pagong na si Daga na lumakad sa tabing ilog. Mukhang mainit ang ulo ng matsing habang naglalakad sa tabi ng putik na binaha ng dumaang ulan. "Anong bumabagabag sa iyo, aking kaibigan?" tanong ni Daga. "May sakit ka ba?" "Wala, wala," sagot ni Kaag. "Gutom na gutom lang ako." Yung ibang mga unggoy ay nakakapagnakaw ng pagkain sa mga bukid na malapit sa bahay nila. Ngunit wala namang bukid na malapit sa bahay ko at napakahirap para sa akin ang magkaroon ng sapat na makakain. "Mayroon akong lutas sa iyong suliranin," sagot ni Pagong. "Manghiram tayo ng gulok dun sa magsasaka at pumunta tayo sa gubat at tumapyas tayo ng ubod sa isang puno ng saging. Pagkatapos, pwede mo nang itanim ito malapit sa iyong bahay at makakakain ka ng saging kahit kailan mo gusto." Nagdala ng gulok ang dalawang magkaibigan at naglakad sa kaloob-looban ng gubat upang maghanap ng malusog na ubod mula sa punong saging. Agad silang nakakita ng isa sa gitna ng malalaking dahon dahil nasisilayan ito ng sikat ng araw. Maingat na pinutol ito ni Kaag, iminungkahi ni Daga na paghatian nila ito. Sumang-ayon naman ang kanyang kaibigan, ngunit tuso siya. Inangkin niyang parte ng ubod na may dahon at ibinigay ang ilalim na bahagi sa pagong. Umalis ang dalawang magkaibigan mula sa gubat upang itanim ang kanilang bahagi ng punong saging. Nang makarating sila ng bahay, tinanong ni Daga, "Saan mo itatanim ang iyong ubod ng saging?" "Sa taas ng punong yon," sagot ni Matsing. "Sa gayon, hindi ito maaabot ng ibang mga hayop. At kapag lumaki at nahinog na ang mga saging sa puno ko, kakainin ko ang lahat ng gusto ko at ipagbibili ko ang natira. Tapos, ako yayaman." Dahil hindi marunong umakyat ng puno ang pagong, itinanim niya ang kanyang ubod ng saging sa masasaganang lupa na dala ng ulan mula sa bundok. "Kapag puno na ng hinog na saging ang aking puno, ipagbibili ko ang mga bunga at bibili ako ng bagong damit. Mapapalitan ko na itong luma at matigas kong bahay-bahayan," naisip ni Daga. Makaraan ng ilang araw, sumibol ang malulusog na dahon mula sa ubod ng saging ni Daga. Ngunit ang kay Kaag naman ay nalantang tuluyan at walang umusbong ni isang maliit na dahon. "Hindi na bale," palubag loob ng pagong. "Kapag may bunga na ang puno ko, paghahatian natin ito." Hindi naglaon, naging hitik ang puno ni Daga ng malalaki at magagandang kumpul ng saging. Ngunit mayroong problema. Ang matsing na magaling umakyat ng puno ay walang punong saging na maaakyatan at ang pagong na may hinog na saging ay hindi marunong umakyat ng puno. Kaya napagkasunduan ng dalawa na si Kaag ang mamimitas ng saging at ihahagis niya ang mga prutas kay Daga sa ibaba at ang dalawa ay maghahating kapatid. Nagdali-daling umakyat ang matsing sa taas ng puno at namiyesta sa mga masasarap na prutas. Pagkaraan ng ilang sandali, nanawagan ang pagong, "Hoy, Kaag! Hagisan mo naman ako ng saging!" Ngunit balat lang ng saging ang inihagi sa kanya ng matsing. Dahil dito, nagalit si Daga, ngunit nagtimpi siya at wala na siyang sinabi. Noong naubos na ang hinog na saging, tumingin sa itaas si Daga at sinabi kay Kaag, "Siguro ay inaantok ka na sa kabusugan. Bakit hindi ka muna umidlip?" Naibigan ni Kaag ang mungkahi. Niyapos niya ang puno at agad na nakatulog. Nagtungo si Daga sa gubat at pumutol ng mga kawayan. Tinalasan niya ang mga dulo nito at itinanim ito sa paligid ng punong saging. Pagkatapos, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. "Kaag! Kaag! Gumising ka! Dumadating ang ating kaaway na buhaya!" Napapukaw ang matsing sa kanyang mahimbing na tulog at nabitawan ng kapit sa puno.
Nahulog siya sa mga matatalas na kawayang ipinalibot ni Daga sa ibaba at siya'y namatay. Walang luhang pinagpuputol ng maliit ni Daga ang karne ng unggoy at inilagay niya ito sa loob ng mga pirasong kawayan. Pagkatapos, gumawa siya ng apoy at iniluto ang karne ng unggoy. Kinabukasan, dinala niya ang mga tubo na may karneng humahalimuyak sa bundok kung saan naninirahan ang ibang matsing. Nakita niya ang mga matsing na nakatipon sa isang kaingin at ipagpalit niya ang karne para sa kanilang mga kalabasa. Nang papauwi na siya, sumigaw siya, "Kayong mga tamad na matsing, alam niyo bang ang kinakain ninyo ay isa sa inyong kauri?" May mahigpit na patakaran ng mga matsing tungkol dito. Walang matsing ang maaring kumain ng karne ng isa pang matsing. Noong narinig nila na sila ay naloko ng pagong, hinabol nila ito upang maparusahan. Nagpulong sila para pagpasyahan kung paano siya pahihirapan. "Kunin natin ang palataw at tadtarin natin siya ng maliliit na piraso," ang pasya nila. Ngunit nang marinig ito ni Daga, humalakhak siya. "Oo," sabi niya. "Sige, tadtarin niyo ako. Mas maigi kung maraming piraso sapagkat ang isang pirasong karne ng pagong ay manganganak ng isa pang pagong. Nakikita niyo ba ang maiitim kong galos sa aking bahay-bahayan? Galing yan sa aking mga kaaway na nagtangkang patayin ako." Nagpulong ulit ang mga matsing. Nag-usap sila ng matagal hanggang nakapagpasya sila. "Itatapon ka namin sa ilog, pagong, at yan ang iyong katapusan." Biglang nanginig at umiyak at nagmakaawa si Daga. "Wag! Parang awa niyo na! Wag sa ilog! Buti pang sunugin o ilibing niyo ako! Ngunit wag lang ang ilog! Parang awa niyo na!" Ngunit nagmatigas ang mga matsing. Sinunggaban nila ang paa ni Daga at ipinukol siya sa tubig. Plok! Dahil ang pagong ay hugis bato, tiyak ang mga matsing nalulubog siyang parang bato at malulunod. Hindi mawari ang kanilang pagkagulantang nang si Daga ay lumangoy palayo at gumapang palabas ng tubig sa kabilang pampang. At may kinakaladkad pa siyang isang malaki at mukhang malinamnam na alimango. "Hindi niyo ba alam na ang ilog ay ang aking bahay? At dito ko rin kinukuha ang aking panghapunan," ang tawa ni Daga. Napatunga nga lang ang mga matsing. "Daga! Patatawarin ka namin kung sasabihin mo sa amin kung paano kami makakahuli ng alimangong katulad niyan," sigaw ng mga matsing. "Madali lang," nagyabang si Daga habang nakangisi sa mga matsing na nakalinya sa kabilang pampang. "Kumuha kayo ng baging at itali niyo ang isang dulo sa inyong baywang at ang kabilang dulo sa isang bato para siguradong kayo ay lulubog sa ilalim kung saan naroroon ang mga alimango. Tapos, tumalon kayo sa tubig." Pagkarinig ng payong ito, nagkandara pa ang mga matsing sa gubat at naghanap ng baging at bato upang sila ay makakuha din ng alimango. Itinali nila ang mga baging sa kanilang mga baywang tulad ng sinabi ng pagong. Hawak ang mga bato sa harap nila, sila ay sabay-sabay na nagsilundagan sa ilog. Abay, siyempre, hindi na nakabalik pa sa ibabaw ng tubig ang mga matsing. Ang mga matsing sa Pilipinas ay hindi kumakain ng karne hanggang ngayon dahil narinig na nila ang kwentong ito at natatakot silang makakain ng karne ng kanilang kauri. Wakas! Hanggang sa muli! Paalam!